Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa TV ni Kristo, sharing the Word of God in the virtual world. Ang sabi po ng isang quotation, ang tunay na nagmamahal ay marunong maghintay, hindi yung habang naghihintay ay sumasideline. Ang sabi pa po ng isang quotation, ang tunay daw pong nagmamahal, nakakagawa ng paraan at hindi puro dahilan, maiparamdam lang na sa kabila ng iyong kaabalahan ay hindi mo siya nakakalimutan. At ang sabi pa ho ng isang quotation, ang pag-ibig ay masarap pakinggan at madaling paniwalaan. Pero kung hindi mo kayang panindigan, ay huwag mo nalang umpisahan para wala kang masaktan. Mga minamahal na kaibigan, ngayong araw pong ito ang huling linggo sa buwan ng Pebrero, na para nga po sa atin ay ang buwan ng pag-ibig. Maganda po na ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin ang pag-ibig. At sa aking mapong palagay, ang ating pong mga pagbasa ngayong unang linggo ng Kwaresma ay saktong-sakto at tamang-tama. Sa katunayan nga po, pag-ibig ang buod, pag-ibig ang laman ng salita ng Diyos ngayong linggong ito. Sa isang banda po ay ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa kung paano tayo inibig ng Diyos at kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating mga tao. Sa kabila pong banda ay ipinapakita din po sa atin ng salita ng Diyos kung paano tayo tutugon sa pag-ibig na unang ibinigay ng Diyos sa atin. Himay-himayin po natin ang dalawang bagay na ito. Una, paano nga ba tayo inibig ng Diyos? How did God show His love to us? Napakarami pong mga bagay ang pwede nating masabi tungkol dito. At kulang na kulang po ang buhay ng tao para pag-usapan ang kabuuhan at ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, ngayong linggong ito, sapat na po na maalala natin na inibig ng Diyos ang sangkatauhan ng malaya. Inibig ng Diyos ang bawat isang tao ng malaya. Ito po ay kitang-kita natin sa ating unang pagbasa na hango po sa aklat ng Genesis. Nilikha po ng Diyos ang ating mga unang magulang, si Adan at Eva, ng malaya. Wala pong pumilit, walang pumersa, at walang nagdikta sa Diyos. Malayang pinili ng Diyos na likhain at bigyan ng buhay ang ating mga unang magulang. Wala rin pong obligasyon ang Diyos na ibigin tayo. Hindi nga po kailangan ng Diyos na ibigin tayo. Bakit? Because in the first place, God will still be God even without us. Wala tayong maiidagdag sa Diyos pagkat ang Diyos ay kumpleto na. Pero dahil nga po nag-uumapaw at dahil walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nga pinili pa rin niya na ibigin tayo ng malaya. God loves us freely. At dahil pinili ng Diyos na ibigin tayo ng malaya, ay binigyan din niya tayo ng kalayaan. Kaya nga po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang malaya. Ito rin po ay nagpapalaya. God's love is not only totally free, it also gives us true freedom. At kahit nga po alam ng Diyos na pwede nating gamitin sa masama ang ating kalayaan, kahit alam na ng Diyos na pwede nating abusuhin ang ating kalayaan, hindi natakot ang Diyos na gawin tayong malaya. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na yung pag-ibig na isusukli natin sa Kanya ay malaya rin. Ayaw po ng Diyos na iibigin natin siya dahil lamang sa obligasyon. Ayaw ng Diyos na iibigin natin siya dahil takot lamang tayo sa impyerno. At lalong ayaw ng Diyos na iibigin lamang natin siya dahil may kailangan tayo sa Kanya. Mga kapatid, paano natin iibigin ang Diyos? The answer is, God wants us to love Him in the same way He loves us. Inibig tayo ng Diyos ng buong kalayaan at inaasahan ng Diyos
na iibigin din natin siya ng buong puso at malaya. God chose us to love us freely, and so He expects us to love Him in the same way. Mga minamahal na kaibigan, inibig tayo ng Diyos ng malaya. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. At sana po, huwag tayong tutulad sa ginawa ng ating mga unang magulang na ginamit sa masama ang kalayaang bigay ng Diyos. Dahil sa tukso, dahil sa kasinungalingan ng demonyo, pinili nila ang masama at iniwan ang Panginoong Diyos. Sana po ay maging aral sa atin ang nangyari sa ating unang mga magulang. Pakakatandaan po natin na ang pang-aabuso sa ating kalayaan ay nagbubunga ng kamatayan at pagkaalipin. Those persons who abuse freedom become slaves of Satan. Tandaan po natin na ang kalayaan ay hindi lisensya para gawin ang lahat ng ating magustuhan. Sa halip, ang kalayaan ay regalo ng Diyos upang piliin natin kung ano ang tama, mabuti at totoo. Ang sabi nga po ng isang spiritual author, and I quote, "Freedom is not the ability to do whatever you want. Freedom is the strength of character to do what is good, true, noble, and right." Mga kapatid, ngayon pong panahon ng Kwaresma, tumulad po tayo sa halimbawa ni Kristo. Katulad po ni Adan, katulad ni Eva, katulad nating lahat, ang Panginoong Jesus ay tinukso din ng demonyo. Subalit kahit matindi ang tukso, nanatiling tapat si Jesus sa kanyang Ama. Hindi niya inabuso ang kanyang kalayaan, bagkus ginamit niya ang kanyang kalayaan para piliin ang mas mabuti at ang tama. Mga minamahal kong kapatid, bilang panghuli, tatandaan po natin na ang tunay na nagmamahal ay kailanman hindi gagawa ng masama. Hindi po ba, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan at hindi ka gagawa ng anumang makakasama sa kanya? Sa parehong paraan, kung tunay nating mahal ang Diyos, hindi tayo gagawa ng masama at hindi rin natin susugatan ang puso ng Diyos. Mga kaibigan, inibig tayo ng Diyos ng malaya. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Hari nawa, ang kalayaang regalo ng Diyos ay gamitin po natin sa paggawa ng mabuti at tama. Ako po ang inyong lingkod, Father Kurt Molos. Maraming salamat po at God bless you always.